So, ipadayon natin yung putahan nandito sa katong contact tracing ordinance. Sinisa ta sa mga update. Mayor Inday, good evening. Mayroon gabi, Inday. Ngayon gabi sa ato. Daghang salamat sa ato ang staff sa DC. Na din at radio station at ang mga employees sa City Information Office o sa tanan na itong mga kaigsoonang gabawin niyo o gato ang mga silingan din sa Davao Region na gabi isa sa tanan. Ayan, good evening po sa inyo nga ma'am. Na-miss ka na mo ka ganina. Asa bagikan si Mayor Inday Sara? Nakapagibuhat, May. And, so, tomorrow po, doon na po kayo meeting alauna, May. So, alas 7 uh-huh. sa gabi, gihapon na uma, magpahibalo lang taog kayo sa ato ang regular listeners, no? Nga, wala po taog maalauna, doon na po meeting. Eh, kaganina na ako, gibuhat, May. And, isa sa mga nga nakita na ako sa dalan, May, no? Kaganina, buntag sa'yo. Alas 8, nigawas ko, and nitanaw ko sa dala, nakita na ko, daghan kayo sa kinan. True. Naka-enhance community quarantine taan ni ha, pero daghan kaayo o sa kinan nga naa sa dalan. Wala ko kasagot, wala ko kibalo kung asa mo tanan padulong. Sara. Because pagkakita na ko sa ilaha may, sa dalan, tanaw na ko itong listahan na to. Kung mga negosyo nga open. Karong binatay community, enhanced community quarantine. Yes. Yeah. Kaya, kita na ako, doon ay Fortuner. Daghan kayo Fortuner. Daghan kayo Navara. Daghan kayo Vios. Okay, so wala pa nakamute sa taas, no? Madungga na mo ang conversation. Okay. Kuya, madungga na mo ang inyong conversation, papalihong kong mute. Alright. Sige, ma'am. Matanong na ako. Oo, ganyan kaayo. So, wala akong kibalo kung asa sila padulong may, kung nagkukuyok lang ba sila sa dalan, wala akong kasabot, nagtanaw ko sa ilangan, nag-ihap ko, pila ka Fortuner ang niadis akong atinaman, pila ka Navara, pila ka Vios. And then, nagtanaw ko sa alisahan na to, nakabutan ko rin, grocery. So, naguna-una, kupila de ikadizer ang na nag-iya o Fortuner. Oo. Kila kadizer sa NCCC, grocery, ang na nag-iya o Bios. Kaya maura man na sila ang pwede manggawas. Kanina ang tindahan. Kanina mga tindera na to sa palengke. So, pila ka tindera na ko sa palengke na nag-iya o Navara. Correct. Kaya maura man ni sila ang pwede magawa. Una-una ko, kila ka teller sa bangko ang Dunay Fortuner sa Cebu o siyudad sa Davao. So, nakita na ito, May, no? And wala ko'y makita nga explanation ka ganina kung ngano daghan kaayo o mga sakyanan sa dalan, bisan sa kanong pipila na lang ang open nato na mga tindahan. And at that time, alas 8 sa buntag, pipila lang po ang open ng mga tindahan. Yes. Gamay na po kaayo, pero daghan kaayo sila sa dala, nagbahis-bahis, wala ko ka sa asa sila padulong. And then nakahuna-huna ko, nakahuna-huna ko that we should make an order. Bukod ka ron, kung nagkasakit ka o COVID-19 and then makitaan sa history, no? Sa contact tracing, na nagkasakit ka tungod you were in violation of the enhanced community quarantine, dapat dili bayaran sa gobyerno ang imuhang hospital bill. Okay. Because kibalo ka, kaning mga sakyanan na ni Navara, Fortuner, Vios, unsa pa ng mga sakyanan nga mamahalon, dinha, nagasuri-suroy, dinha sa ato ang dalan by. If you can afford to
buy gasoline, you can afford to pay for your hospital bill. So kung nakita gani sa imong patient history na ang imong exposure, you were in violation of the enhanced community quarantine, the government will not pay for your hospital bill. Kung doon na kay PhilHealth, and I'm sure kamo kay naawan sa kenan, naawan yung mga PhilHealth. So, hantod, asa mo bayad ang PhilHealth at sobra anak, kamo'y bayad. I will tell SPMP that. Dapat tarungon na kuha ang patient history. Kung ang exposure ninyo, makita nga naamo sa gawas, pagkahuman, dili mampun mo na trabaho as bank teller. Wala mampun mo na trabaho sa pera padala. Dili man mo cashier din ha sa mga supermarket. Dili man mo tindera sa palingke, dili man mo kargador sa palingke. The government should not be nice. May aning mga tawhanan ni. So, inana na ang ato ang imando dito sa SPMC. Kung makita gani sa imuhang patient history, na ikaw nagkasakit, ikaw na exposed, but you were in violation of the enhanced community quarantine, government should not be nice to you. Ikay bayad anang imuhang bill. Bantay dito magpatawag-tawag mo sa amua kay mangita mo kinsay mo cremate sa inyong lawas. So, yes, ma'am. Ako ang nakita sa ganina. Yes, ma'am. O, dili ba ka nga murag nag-lock? At tuloy na bitaw kaadlaw, wala tayo positive. Basig okay na, basig okay na magawas. Wala ingan ana ang behavior. Itawa nga. Bago pa napatuman, mingaw kaayo. Kay, uy, kung hasil niti quarantine, kanyang adlock mo ba ang COVID? Inataw dahil makita nga, okay raman ni ay. So, murag, kampanya ba ni kumpiyansa? Wala ba 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 Oo. Di ba, unsang orasa ang ato ang curfew? 6. Alas 6, di ba? Paghahan kayo private na sakyanan nga naa sa dalan. So, ba't pasagot, maka-afford sila o palit o gasolina may. Di ba? So, kung maka-afford ka o palit o gasolina, maka-afford ka bayad sa imuhang hospital bill. Maka-afford ka pa-cremate sa imuhang kaugalingon. So, ibili na nagaan ninyo sa inyong tagtungod, ang pagbayad sa inyong bill, ang pagbayad sa inyong ICU, o kanang pagbayad sa inyong cremation. Ibili na nagaan din ha. Dili ko makasabot ba? So, di na doon kumay. Pag-iya kong fortuner. Ayaw ko ing mga kada adlaw mo palit kong isa kakilong bugas din ha sa palingki. Dabay tag-iya nga fortuner na kada adlaw mo palit o sa kilong bugas sa palingke? Wala. Pagkapalit mo o gasolina, pagkahuman, kung magkasakit mo, nita mo gobyerno, tato di ay nagturoy-turoy na mo din na kung asa mo na nga dito. Sabi, maka-stress ng mga tao ba? Adlaw ko sige muna una. Sibuk adlaw yung ko sige muna una. Siguro may no mga naay. Walo ka fortune there. Walo. Walo ka fortune there. Alas 8 sa buntag. Asa mo padulong? Dapat sa inyo ha, pag magkasakit mo, di mo bayan ang gobyerno. I will tell SPMC that. Pag nakita nila sa patient history, pag nakita nila sa contact tracing na ang imuhang exposure, you were in violation of the ECQ, automatic na nga ikaw mubayad sa imuhang bill din na sa hospital. And mind you ha, kung maabot kag ICU, maabot nag 1 million inyohang mga bill, so pag anda mo og 2 million daan. Na? Okay. Dalira man na nato mahibalan may kay mangutana man gyud ang doktor asa ka na exposed asa ka ni adto kanang mga ingon ana. Diba? So makita dayon na nato. So, at the time nga na exposed ka kung naaba ka sa gawas and walay rason kung ano naa ka sa gawas. Akong sakyanan na fortunate. Na-expose
kanya. Atong checkpoints, ma'am. Yes. Atong checkpoints should put mga tangkidigira din na sa tunga sa dalan kay para dili makalusot ang mga sukyanan. Kaya sa karon mang God, kulang iana ang unsa ng papel, di ganit siguro tanawon. Ana lang ang papel. Pag human lusot na, diba? Asa man mo mga do? Ano man sige magyad mo o panggawas ana inyong mga balay? Tanahan ka ng mga panag-iag mga private nga sakyanan nga nagsigig tuyo kung asa mo magtuyo nagsigig pamisita ang mga balay kung asa mo pamisita o pangadto mga amigo ninyo o sa ba na inyong mga ginakuha-kuha. Pareho na sila sa kanang gasabong din na sa kilid sa dalan o na dito sa likod sa building nagtago-tago. Pareho mo. Kung ang inyohan, exposure gani sa ingana, tungod kay nagtago-tago mo og sabong, you do not deserve the assistance of government. So muna sumay ang ako ang nakita. Kasi yan na, daghan ka ayob. Pagkita lang ka na nga yung mga SUV nga kuan. Mas gamay sa Fortune ba? Nasikat? Mas gamay sa Fortune. Matalagot ko. Pangalan na anak nila. Na-apply na sila. Na-apply na lang. Ano ba ang agi sa mga sakyanan ba? So kung dagano ba pidig di ang mga tao karon. Tapos saan ako yung mga nadunggan sa pabasa ni mo sa Facebook ka the best day to go to the grocery kay gamay ra ang tao is Tuesday and Thursday. Siguro nakabasa po sila at so pero kung daghan ba nila na nagayos ba na even after. Kaya nila lagi mo yung nakaana ko ang mga dicer motor man yun ba ila. Hindi man yun din nakabiyos ang mga dicer. Kadaghanan na sila naka-raider na sila. Nagmay na motor. Ingana ko ng mga dicer. Siyempre, ang kasa nila ilang girlfriend na sales lady. Tagulong sa trabaho. Yeah, bawal ka lang ang kas ron. Bawal ang kas ka ron. Ingana, yun ba ang mode of transportation sa mga nagtrabaho karon. Ang uban karon nakakuan man nag-hire of jeep, nag-hire of bus, nag-hire of van, gikan sa ilahang kumpanya. And ang kadaghanan yun na sa dalan karon private details. So muna na siya ang ato ang bag-on order. Yes. Bagong order karon. Number one, mag-billing mo ug pangbayad sa inyong hospital bill o pang-cremate sa inyong patay nga lawas. Okay? Ang ICU, maabot na og 1 to 2 million. Okay? Ang pa-cremate, maabot na og 32,000. So mag-billing mo daan og 2 million 32,000. Okay? Makapalit mo gasolina, therefore, makabayad mo og hospital bill ninyo. Suma na siya ato ang bago. Okay. Makita sa imo ang patient history na you were in violation of the ECQ. You will not get government assistance. I-charge na sa imong PhilHealth up to the portion na shoulder na sa PhilHealth. Beyond that, kamoy talit sa inyong tambal, ha? May mo pangita sa amuan sa lingap.
So, yeah. Yeah. Una siya may estado sa ato ang city. Adlaw. O kung magpabili ni ingon ani nga behavior, ma'am, unsa ang mga possibilities na ginalantaw na to after April 19? Kung magpabili na yung ani na behavior, may dili kita mahuman. Dili ta mahuman sa ato ang pagkakita din na o mga positive. Kay, the more ka na magsigig gawas, the more ka magsigig palit isa ka kilong bugas kada adlaw, gamit imuhang sakyanan, matukas ang bugasan, kung asa man na imuhang kuan. Kaya mauman na inahang kuan siguro, mauman yun na ilang rason. Igawas ko, naman ko SM pass, mapalit kong isa ka kilong bugas, naka fortuner. Masig, kaya ko siguro ma'am, no, ang kuan ba, ang ato ang pwede matanaw karon food nga sitwasyon is naabuso ang food and medicine pa na ginagamit siya bisag daily good for food and medicine. Ano na, agree nga na, I'm sure. Filipino ka pa? Oo. Daghan ka. Unsay kuan ka ron ka lang harap ay ka na o sa tawag na kanang batasan na nigawas karon sa mga Pilipino. Number one, baka ko. Number two, pilisopo. Ano yun? Duha. Pag-paris na siya. So, there. Sana, guys na, that is the best solution nato sa ato ang mga violators sa ECQ. Wow na siya ang ato ang buhaton. Pag anda mo, 2,032,000 pesos para sa inyong hang pagpa-hospital. Okay? Wow. Ayaw na ninyo i-charge sa gobyerno ang inyong hang recklessness. Yes. Okay. So, there are my... Daga? Oo. Yeah. Daga na sila may... Next, nakita na ko ba, naalala ko, sorry gamay, backgrounder lang. Sige ma'am. Katong nag-meeting mang good miss sa city, Davao City Task Force sa COVID-19, at yung pinakaunang meeting na mo. That was March 14? Yes. Yeah. March 14 na nakaunang meeting sa City Task Force nato, no? Nag-iyan, sorry, during the meeting, kung pila ang beds, pila ang hospital beds nato na available, pila ang ato ang ventilators. And during that meeting, nag-istorya ang nag-present ang Department of Health. And nag-present sila. So, ingon sila, kining na private hospital, na asya isa, isa ka ICU, and upat ka non-ICU, kining na hospital, na asya duha ka ICU, and lima ka non-ICU. Pagkadungon na ako nga, ingana ang situation sa mga hospital, may namugos yun ko sa Department of Health, giingan na ako sila. Dili na to pwede i-expose ang ato ang mga private hospital. Pagkahuman isa nang di ay kabuok pasyente ato ang ibutang linha. Meaning, i-contaminate na to ang tibukang hospital. Pagkahuman isa na di ka machine ang ato ang gamiton linha ng hospital. So, nag-ingam ko sa ila ha, namugos ko sa Department of Health, giingan ako sila, bawal magbutang og COVID sa private hospital. Giingan ako sila, na the only hospital na madawat ang COVID-19 is SPMC. And niingon ako ang SPMC because it's a government hospital. And sa pagkaroon na it's a public health emergency, so trabaho ni sa gobyerno. It's a pandemic, it's a public health emergency, it's a state of calamity, so trabaho siya sa gobyerno. So angay lang na gobyerno ng hospital ang ato ang gamiton para sa imon ani. And ang kagahapon, may grabe. Kung kaganyan ang buntag, ang ako ang buisit sa mga naka-Fortuner, naka-Bios, naka-Navara, naka-Toyota Corolla, naka-Mitsubishi, o kaya ng Mitsubishi. O kana, kana, mo
Pero na yan. Kada hapon ang ako ang heart pagkadaog na ako sa balita. Pagkabasa na ako sa balita, no, murag mabuak kang home heart. Pagkabasa na ako sa balita, nga nag-announce si Dr. Vega na 12 kabuo ka sa ilahang SPMC employees, frontliners nila, ay nag-positive sa COVID-19. And I felt somehow nga involved ko because ako itong nagsulti sa Department of Health. Ako gintong namugos sa Department of Health. Ingan ako sila. Ganito na ito ang SPMC. So pagkadoon na ako, pagkabasa na ako kagahapon sa announcement ni Dr. Vega, sa 12 kabuok ng sakit, ako ang lugan. Yes, murakog ka na ganing for 2 seconds sila ako kaginhawa. So kaganina, nung gulauna ako, what I can do para sa ilaha, para sa 12 kabuok, no? And then, nahuna-hunaan ako, gamera din kayo ang ako ang mabuhat para sa ilaha. And thankfully, most of them may nag-recover na and discharged na, no? But still, I felt na there is something that I had to do for them. Yes. Because ako manggitong namugos about SPMC. And then, nakutan ako kung pila ang ako ang annual na salary to buong tuig from January to December. So I was told kaganina na ang total sa tanan na ako is 2,144,256. Okay? So naguna-una ko nga, simuon akong trust fund. Ako ang isa ka tuig na salary nga 2,144,000. Trust fund for SPMC employees na mahimong COVID positive. No? And then a lot 50,000 each para sa SPMC na worker na mag COVID positive. So doon na nay 12 kabuok may and amo ato nga kibalo ko dili mabayran ang ilahang kakulba, ilang kahadlok, ilang kahago, ang inconvenience. Wala siya katumbas na kwarta. But at least man lang na sila money to buy things that would make them feel better siguro. Yes. Tungod sa ako ang kakulba, gusto ko mapalit o isa ka kahon na Oreo. At least asya pampalit o isa ka kahon na Oreo na they will feel better after what happened to them. So I decided to make a trust fund sa ako ang 1 year salary of 2,144,256 para sa mga mag-positive na mga SPMC employees. So, yes. Ano'y 12 kabuok and then we will send them 50,000 each out of the 2.1 million. Gusto lang ako i-clarify, Mayor, this is apart from the expenses sa ilang medical needs, no? Being COVID positive. Yes, oo. So, this is personal para sa ilang other needs. Medical needs nila will be shouldered by the Southern Philippines Medical Center. Yes, and I think majority sa ilaha may, murag ilang sa ilaha na discharge naman daw ko, no? Atong ako ang balita. So, mo ito nakahuna-una ko, kagalo ko dili mabayran ang ilang kahadlok. Pero at least man lang, after all that you went through, sa imuha kakulba o sa imuha kahadlok, kung gusto ka man mukaon o isa ka tab na ice cream, na kay pampalit o isa ka tab na ice cream, sana mga ingana gani. Okay. Ayan. And ako'y magunit sa trust fund, then every time na I get a list of positive na SPMC employees, ako ang ihatag 50,000 each sa ilaha until mahurot ako ang 2,144,000. Okay, yun. Ano siya? Klaro na siya nung
Yes, order ni ma'am karon. And so far, ma'am, na-mention naman din mo ang STMC. Are we expecting more donations and more